Hi Cancer, ito po yung mensahe sa iyo for today, September 9, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Umpisahan po natin. This is for you Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron nga po pala tayong second channel, which is Tarot Intentions by Aliana Reyes. Kung gusto niyo pong mag-subscribe, ayan, please subscribe na po kayo. At maraming salamat po dito sa laging panonood dito sa ating videos. Ayan, so malapit na tayong mag 32,000 subscribers. Kaya naman may free yes or no reading ulit tayo nun. Pag umabot tayo ng 32K. So tingnan na natin ano yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin kay Cancer? Meron tayo ditong envy. So, could be, may naiinggit sa'yo. Ayan, madaming naiinggit sa'yo, Cancer. Or the other way around. Pwedeng meron kang mga insecurities pagdating sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Pero, let's see. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Cancer. Earth pulsing, pulse of the mother, slow down, time in nature. So, mag-isip kayo. Mag-relax daw kayo, sabi ni Universe. Kasi, wala kayong dapat ika-insecure sa mga tao sa paligid ninyo. Maybe na-feel nyo ito kasi feeling ninyo, hindi nyo binibigay yung best ninyo towards sa lahat ng ginagawa ninyo. And some of you naman po, baka meron kayong depression, meron kayong anxiety, kaya yan yung na-feel ninyo. Some of you are feeling worthless. Tingnan natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Spirit guide, ano po yung mensahe natin kay Cancer? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit guide. Meron tayo ditong Ace of Pentacles. So, pwede po na may ma-receive kayo na pera ngayon. Pwedeng good news ito. Pwedeng may offer sa inyo ng trabaho or someone is helping you today. Pwedeng pagdating sa pera, suporta, emosyonal, ayan. Tignan natin, ano pang mensahe sa'yo pagdating sa iyong career? Spirit guide, pagdating po sa career ni Cancer, ano po yung mensahe natin for today? Meron tayo ditong Queen of Pentacles, okay? Kaya maraming naiinggit sa'yo sa trabaho. Kasi nandito yung pinagkakatiwalaan ka, Cancer. Sa'yo binibigay yung mga big projects, yung mga ganyang bagay. So, kaya madaming naiinggit sa'yo dito. And, you know your, ano kasi, your skills. So, hindi ko yung na-insecure, madaming na-insecure sa'yo. But some of you, kasi hindi naman lahat ng energy, di ba, mapipick up natin. So, meron at meron talaga dito na na-insecure kayo sa inyong sarili. May mga insecurities kayo. And also, meron ding na-insecure sa inyo. Ayan. Busy po kayo ngayon sa trabaho, but you can do it. Kaya mo naman gawin yung mga works mo ngayon. Actually kasi, mabilis po kayong magtrabaho. Kaya din, madaming naiinggit sa inyo. Kaya din, nagugustuhan kayo ng mga boss ninyo. Kaya sa inyo, binibigay yung mga trabaho. Kasi alam na, pulido kayong mag-work. Pagdating sa kaperahan, meron tayo ditong Six of Cups. Ayan. So, marami po dito is talagang tinatantya nyo, saan nyo ba dadalhin yung pera nyo, saan nyo ba gagastusin, and also, nag-iingat din po kayo dito. Ayan, pwede rin na meron kayong sinusustentuhan, family nyo, pwede naman na meron kayong mga anak, pero hiwalay kayo ng mother nila, or ng father nila, baka nasa father nila yung mga anak mo. Or pwede rin na nasa nanay mo pala. So, yun. Diyan nauubos yung iyong pera, dahil sa sustento. Tignan natin, pagdating naman sa negosyo, Spirit Guide, kamusta po ang negosyo ni Cancer ngayong araw?
Mayroon tayo ditong Six of Wands, there is success. So, di ba, tumapat siya sa Ace of Pentacles. So, kotang-kota po kayo ngayong araw pagdating sa inyong sales. So, wala kayo masyadong problemahin. Ang kailangan nyo lang is give a good service sa inyong mga kliyente. So, ayan o, kahit matagal man, okay, pwede kasi na hindi siya, sabihin natin na hindi umagang-umaga pa lang, meron na kayong customer. Pwedeng after lunch, siya dadagsa, mga ganyan. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Tignan po natin yung love life mo. Love life po ni Cancer, Spirit Guide. Kamusta naman po? Meron tayo ditong Ace of Swords. Ayan, so may communication dito. So, wag lang daanin sa init ng ulo ngayon yung mga pag-uusapan ninyo. Tignan natin ano pa yung gustong sabihin sa'yo ng person mo. Spirit Guide, ano pa po yung gustong sabihin? I'm grateful for the spiritual lesson. Okay, so nagiging open-minded itong person mo. Nagiging open-minded siya sa lahat ng possibility sa kanyang buhay. So, good influence kayo sa isa't isa. Or you are a good influence dito sa person mo, Cancer. So, yun lang po yung mensahe sa'yo for today. Maraming salamat and see you again on my next video. Tandaan mo, may mga good news na paparating sa'yo and you are evolving. So, yun lang po. Maraming salamat. Enjoy the rest of your day and more blessings to come. Bye-bye! Hi Pisces, ito naman po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Maraming salamat po sa inyong supporta dito sa aking channel. Meron din po tayong second channel, which is Tarot Intentions by Eliana Ray. So, everyday din po akong nag-upload doon. Kung gusto niyo pong mag-subscribe, ayan, subscribe na po kayo. Meron tayo ditong Walking Away, number 27. So, parang meron kang mga bagay na gustong iwan, meron gustong takasan. Yung karamihan sa inyo, Pisces. Tignan natin. Or meron kayong pag-travel dito ngayon. Some of you, magta-travel kayo, hindi dahil, hindi lang dahil sa trabaho. Pwede rin na meron kayong gustong takasan. So, parang maging escape nyo yan, yung pag-travel ninyo. Tignan po natin, ano pa yung mensahe sa'yo. Mayroon tayo ditong baby steps. Action, follow your intuition before it makes sense. Ayan. So, iba sa inyo, gusto nyo nang umalis agad-agad, pero hindi kayo makakaalis dito. Okay? Take a baby steps. Huwag kayong masyadong magmadali dito sa pag-alis. Okay? So, yung mga process na pagdaraanan ninyo towards dyan sa pag-alis ninyo is mas marami pa kayong matututunan. So, kung ano man ito, minsan may mga bagay tayo na ginagawa, di ba? Pero hindi natin alam kung para saan ba. So, it will all make sense soon. Huwag kang bumitaw. And yeah, keep going. Keep going, Pisces. Tuloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Kasi may madudulot yan sa iyong maganda soon. Tignan natin. Mayroon tayo ditong the lovers. Ayun. Yung iba po sa inyo, if naniligaw kayo, or merong naniligaw sa inyo, yun, hayaan nyo yung taong yan na ipakita yung efforts niya towards you. And kapag minamadali ka ng taong yan, ako, ibang usapan na yon. Dapat binibigyan ka niya ng kalayaan. Di ba? Lalo na kung naliligaw pa lang yan sa'yo. At kung kayo naman po yung naliligaw, Pisces, ipakita nyo dun sa person ninyo kung ano ba talaga yung true intention ninyo. Be yourself, be honest, and give efforts. Tingnan po natin. Ang sinasabi din sa'yo dito ni Universe is mahalin mo yung mga ginagawa mo. So, number 27, your lucky number. Tignan po natin pagdating sa iyong career. Spirit Guide, kamusta po ang career? Meron tayo ditong The Fool. So, yun, yung iba nga sa inyo, pwedeng first day ninyo sa trabaho. Pwede rin na wala pa kayong 1 week sa trabaho. So, madami pa kayong matututunan dyan. Okay? Pwedeng adjustment, nasa adjustment
period pa po yung iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo, pwedeng wala kayong work ngayon. Ayan, kasi di ba meron kayo ditong kalayaan or pwede na gusto nyong umalis sa trabaho. So, sinasabi naman dito sa inyo ni Universe, malaya kayo, kaya lang pag-isipan ninyo. Tignan pa po natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin pagdating sa finances? Mayroon tayo ditong 3 of Pentacles, ayan. So, dahan-dahan lang, hinay-hinay. Kung meron po kayong pinapagawa at medyo nahihinto siya dahil kulang kayo sa budget, okay lang yan. At least may progress na nangyayari dito. Ang sinasabi din sa inyo dito ni Universe is magtipid po kayo. Kung alam niyo naman na meron kayong ibang pagkakagastusan, hindi ba? So, huwag niyo munang isipin yung ibang bagay. Mag-focus muna kayo dito sa inyong dapat tapusin. So, nakikita ko kasi medyo puro palabas yung pera ninyo ngayon, Pisces. Dahil nga meron dito may pinapagawa. O kaya naman meron kayong mga seminars na inaatenan. Pero okay lang, magigain naman kayo dun. Tignan naman po natin pagdating naman sa business. Meron tayo dito ang Queen of Pentacles. O diba, mahalin mo lang talaga yung ginagawa mo. Maging practical ka. Okay, maging business-minded ka pagdating dito. Kasi iba sa inyo meron business, Pisces. Pero hindi naman kayo business-minded. Nagpapautang kayo. Yung binibigay nyo lahat ng luwag doon sa mga staffs ninyo, sa mga buyers ninyo. So, ang assiste, di kayo kumikita. So, dapat, di ba, kung magtatayo ka ng business, pag-aralan mo talaga siya. So, yun nga, oh, kung magtatayo kayo ng business, sinasabi dito ni Universe, is pag-aralan nyo muna. Tignan natin. Pagdating naman po sa love life ni Pisces, kamusta naman po spirit guide? Mayroon tayo ditong King of Swords. So, ito yung person mo. Pwedeng na-feel mo na nanlalamig siya sa'yo. Ayan. Or very direct to the point itong asawa mo. Pwedeng asawa mo to, pwedeng boyfriend mo, girlfriend mo. Ayan. Meron din ditong nag-overthink. Pwedeng meron dito nilayasan. Or kayo yung lumayas. I hid who I really am from you. So, may tinago tong person mo. Okay, kaya sinasabi ko pala dito kanina, kung naliligaw kayo, Pisces, or meron naliligaw sa inyo, hindi ba? Sabi ko, ipakita nyo, be honest kung sino talaga kayo. Kasi meron ditong tao na tinago yung katauhan niya towards sa inyo. Hindi niya talaga pinapakita kung ano talaga yung ugali niya. So, pwedeng, nang naging kayo na, tsaka mo nakita yung ugali ng taong to na very strict, you know, hindi pala siya jolly na tao, you know, very seryoso sa lahat ng bagay. So, parang medyo nagulat ka dito na, ganun talaga, makikilala mo talaga, hindi mo pa makikilala yung taong yun eh, pero kung nakasama mo na to sa bahay, ayan, makikilala mo na talaga siya. Di ba ganun daw yun, sinasabi nila. Makikilala mo lang yung isang tao pag nakasama mo na siya sa bahay. So, ilang po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po. And, huwag kayong hihinto. Keep moving forward. Yan po ang sinasabi ni Universe. It doesn't make sense now, but it will make sense soon. Bye-bye po, and more blessings to come. Hi Scorpio, ito naman po yung mensahe sa iyo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. At meron po tayong second channel, which is Tarot Intentions by Aliana Reyes. Kung gusto niyo pong manood, mag-subscribe. Ayan, you are free to do so po. Maraming salamat po. Ayan. So, ang tinatakal ko naman doon is daily din. Pero about naman kay mutable signs, fixed signs, and cardinal signs. Ayan. Tignan po natin. Meron tayo ditong door to spirit. So, mas nagiging open-minded po kayo dito. Maybe na-open yung inyong third eye. Number 32, your lucky number 32. Door to spirit. So, pwede rin po na siguro nung baby kayo. O nung bata kayo. Meron kayong ano, friend na ano, na ghost, ganyan. Kayo lang nakakakita. Spirit guide, tignan natin.
And pwede rin yung spirituality ninyo ngayon. Ayan. Unti-unti na open na. Na-awaken na po kayo. Inner earth, yes. You'll survive this. New solutions and beginnings. Kung before, di ba meron kayong religion? Kung before is kung ano yung sinasabi ng religion ninyo, sinusunod ninyo. Sometimes kahit mali yan, sinusunod ninyo. So ito, na-open yung spirituality ninyo, na-awaken kayo. So you are doing what is right. Magkaiba kasi yung religion and spirituality actually. So tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. Pero huwag tayong pumunta doon. Kasi masalimuot na ano yun eh. Na-discussion yun. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? So ayan, may mga solusyon, may bagong simula na paparating sa'yo. Pwedeng merong offer sa'yo na trabaho, and ito na yung magiging solusyon para dun sa mga reklamo mo sa buhay, Scorpio. Para sa mga bills na hindi mo nabayaran. Tignan natin. King of Wands. So you need to take action. Yan yung sinasabi sa'yo ni Universe ngayong araw. So kailangan mo maging masipag, kailangan you are in control sa mga nangyayari sa paligid mo, or kung hindi man yung nangyayari sa paligid mo, yung nararamdaman mo, ang kontrolin mo. Tignan po natin. Meron tayo ditong 3 of Pentacles pagdating sa trabaho. So everything is working out naman po. Nagiging malawak yung inyong kaisipan. Pwedeng pinapakinggan na kayo ng inyong boss pagdating sa mga suggestions ninyo. Kasi before, baka hindi yun nangyayari. O kaya ikaw to, baka ikaw yung boss, Scorpio. So ngayon, pinapakinggan mo na yung mga under mo. Ayan. So meron kayong ginagawa dito. Pwedeng meron kayong ino-orient ngayon. Or pwedeng ikaw to, baka ikaw yung ino-orient nila pagdating dito sa trabaho. Ayan. Pwede kasi na first day mo or bago ka lang dito sa trabaho. So, madami pang pinapaliwanag sa'yo. Or pwede naman na new position ito, Scorpio, and yan, bago ka lang dun sa position na yun, medyo wala ka pang alam kahit na pinag-aralan mo na siya. So, iba pa rin kasi yung actual, hindi ba? So, madami ka pang matututunan dito. Meron tayo ditong 4 of Wands pagdating sa iyong finances. So, maganda naman yung finances mo ngayon. Very stable naman siya. Pwedeng nagtutulungan kayo ng family mo sa mga gastos. So, medyo wala kayong intindihin pagdating sa mga gastos. Ayun, nakikita ko naman dito na lahat kayo nagtutulungan. Some of you nga, hindi kayo nagtutulungan pagdating sa pera, pero nagtutulungan kayo sa pagkilos sa bahay, pagsusuportahan, you are supporting each other. Pagdating sa business, meron tayo ditong Ace of Cups. So, ayan po, maganda din naman yung inyong business ngayon. Maganda din yung sales ninyo. Kaya lang kasi, ayan, huwag po kayo magpapadala sa inyong emosyon. Pwede kasi na ma-overwhelm kayo ngayon sa dagsa ng mga tao. Yes, Scorpio. So, mas maganda po kung meron kayong kasama dito sa business ninyo. Para naman hindi kayo malito. Tignan naman natin yung love life mo. Spirit guide. Ayan o. So, madami ding opportunities sa'yo. Madami kakatok na opportunities pagdating dito sa business mo. So, ayan. Parang sinasabi lang dito ng universe na pag-aralan mo yan, maging open-minded ka, and tsaka ka mag-decide. Spirit guide. Tignan po natin. Meron tayo ditong King of Cups pagdating sa iyong love life. So, may isang tao dito nagpipigil ng emotions. Pwede rin, ayun, kinokontrol nga niya yung emotions niya. And yung iba naman po sa inyo, feel na feel niyo yung mahal na mahal kayo ng person niyo. Na kahit busy siya sa trabaho, lagi siyang may time para sa inyo. Tignan natin. Spirit guide. Meron tayo ditong, it's time for me to heal now. Okay, so yung taong to, kaya niya pinipigilan yung emotions niya towards you. Maari kasi na may trauma pa siya. Pero ito, natatakot daw siya na kontakin ka. So may trauma tong naramdaman. Okay, it's time for me to heal now. So maybe, ayan, kahit natatakot siya na kontakin ka, kukontakin ka ng taong to. Kasi yun yung way niya para mag-heal, diba? Yun yung way niya para mag-move forward. Pwede kasi na
di ba meron na siyang mga naranasan sa past relationships niya. Pwede nga na namatayan siya ng ano, ng girlfriend ba or boyfriend. Pwedeng kayo yun, Scorpio. So parang kayo to, parang sinasabi niyo to sa sarili niyo na kailangan niyo nang mag-heal. Mm-mm. So parang merong isang tao dito na readying maghintay para sa inyo. Okay? So yun lang po yung mensahe sa iyo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come.